Magandang araw, Pilipinas. Narito ang latest sa pag-asa. Naglandfall na si Bagyong Auring sa Batag Island, bahagi huyan ng Lawang, Northern Samar. At ngayon ngang alas 10 ng umaga ay kasalukuyang namata ng sentro nito sa malapit pa rin sa karagatan, malapit sa Northern Samar. Estimated po natin ay 30 kilometers northeast ng Katarman, Northern Samar. Pero yung landfall niya kanina around 9:30 in the morning sa Batag Island, Lawang, Northern Samar. Bagyo pa rin ho ito dahil sa ngayon ay taglay pa rin niya ang lakas ng hangin na umaabot sa 45 kilometers per hour near the center at ang kanyang pagbugso ay umaabot pa rin po sa 55 kilometers per hour. Kumikilos ito ngayon sa bilis na 15 kilometers per hour at north-northwestward. So, nakita po natin over the past few hours talagang may kabagalan ng kanyang pagkilos kung kahit isa po ito sa disadvantage nitong bagyo dahil halos babad ho sa mga pag-ulan ang malaking bahagi ng Southern Luzon maging ang ilang bahagi ng Kabisayaan. Kaugnay dyan, ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1, nakataas pa rin po ngayon sa Sorsogon, sa Masbate kasama ng Tikaw at Burias Islands, sa Albay, Catanduanes, eastern portion ng Camarines Sur, maging sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar at Biliran. Ito pong mga lugar kung saan ay nakashade po ng blue, yan ho yung mga lalawigan na nirace po natin o nakarace pa rin ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Nilift na po o tinanggal na rin ang signal sa bahaging ito ng Leyte. Kaugnay dyan, ang gale warning na in-effect pa rin at nakataas pa rin sa silangang baybayang dagat ng Southern Luzon, sa silangang baybayang dagat ng Eastern Visayas, at maging sa Eastern Seaboards ng Mindanao. Kung kahit hindi pa rin ho papayagan na pumalaot, maging ang maliliit na sasakyang pandagat dahil maalon pa rin hanggang sa napakaalon ng kondisyon ng ating karagatan dito. Lalong-lalo na yung mga lugar kung saan ay nakataas ang ating signal number 1, automatic cancellation ho yan ng Maritime Services. At para sa forecast ho natin, silipin lamang natin yung track na ipinalabas ho natin as of our latest bulletin. In the next 24 hours, nakikita po natin tatahakin ito ang Southern Luzon, patungo ho ito sa Bicol region ng sentro niya. At inaasahan natin over the next few hours considerably ay mag-weekend o hihina itong bagyo at posible maging LPA na lang sa mga susunod na oras at least in the next 12 to 24 hours. Kaya't magtatabi pa rin tayo sa updates ng pag-asa ukol sa nasabing weather disturbance. In the next 24 hours, ang kanyang location ay tinatayang nasa layo na po ng 45 kilometers west-northwest ng Calapan City, Oriental Mindoro. Kung kaya't dahil nga sa forecast na ito, hindi natin inaasahan na lalabas pa ito ng PAR dahil malaki ang posibilidad na matuna o malusaw na po ito sa loob na mismo ng ating area of responsibility. Para naman po sa mga pag-ulang inaasahan natin ngayong araw mismo, moderate to heavy rains ang nakikita natin sa Northern Samar, sa Bicol Region, Marinduque, Romblon at maging sa Quezon. Again, moderate to heavy rain, so malakas na mga pagbuhos ng ulan ang mararanasan sa mga nabanggit nating lugar. Light to moderate rains naman with at times heavy rains sa Western Visayas, Aurora, Rizal, Samar, northern portion ng Eastern Samar at sa natitirang bahagi pa ng Mimaropa region. Ingat po sa ating mga kababayan, especially sa low-lying areas sa mga nabanggit nating lugar dahil nga sa mga banta ng pagbaha at flash floods at magiging pagguho ng lupa. Moderate to heavy rains naman ang inaasahan bukas sa Camarines Norte, Quezon at maging sa Aurora. So hanggang bukas pa po ang mga pag-ulang inaasahan natin sa Camarines Norte, sa Quezon at maging sa Aurora. Kaya't preparation pa rin ho ang ating minumungkahi sa mga kababayan natin doon. Light to moderate rains naman sa Metro Manila, sa natitirang bahagi pa ng Calabarzon, sa Mimaropa, Camarines Sur, Bulacan, Nueva Ecija, Isabela, Cagayan, kasama na dyan ng Babuyan Islands at Batanes. Ang susunod po nating bulletin ay mamayang alas 2 ng hapon. Magandang tabi pa rin po tayo sa updates ng pag-asa. Magandang araw po.